Welcome back mga kabrigada at eto na nga ha para sa may mga New Year's resolution na dapat ngayong taon makapag-ipon ako na 100,000. Pero mga kabrigada, minsan nakakalimutan natin at syempre hindi madali ang mag-ipon. Pero ngayong umaga mga kabrigada, bibigyan tayo ng mga tips na ating bisita dahil kung paano ba yumaman. Oh, di ba gusto mo yan? Syempre mga kabrigada, live dati makakasama si Mr. Joel Inabangan, ang former president ng CBAGS at ngayon ang branch manager ng Sterling Bank of Asia. Good morning, sir! Good morning, Jessa! Mike, sir. Mike natin. Ayan. Good morning, Jessa. Ayan. Good morning, Mika. Yes, ayan. Good morning. Kamusta ang gising, sir? Happy New Year pala! Maganda. Magandang gising, no? Kasi I woke up as early as 4 o'clock. No? Wow! For this! For this offer. Okay. Ramdam na actually, sir, ang good vibes nyo. Kaya naman nakakahawa talaga siya. Correct. Eto, sir, ha. Paggamitin natin ang mic, sir, ha. Eto, napakadaling gumastos, pero ang hirap magtipid. At yan ang problema sa ating mga, ako sa akin, o hindi na ako mag-example sa akin mismo. At syempre, yung iba pa natin mga kabrigada. Eto ba, sir, gaano ba talaga ka-importante yung pagsisave? Tama yan, Jessa, no? Mm-hmm. Mahirap mag-save, no? But it's just a matter of discipline yourself. No? Yan. So, kailangan yan, no? Kung salary earner ka, no? Uh-huh. Kailangan yung formula doon, no? Merong formula yan. That's 50-30-20, no? Mm-hmm. 50-30-20? Yeah, so, yung 50, yun yung fixed expenses mo, mm-hmm. no? And then yung 30, yun yung variable expenses. And mm-hmm. the 20 is the forced savings. Alright. Ulitin natin, sir. 50 is... Fixed expenses. Fixed. Okay, yun yung sweldo, ganyan. No, or, yung mga fixed expenses for the month. For the month. Okay, the budget mo for the week. Budget for the week. And then yung 30. Yung 30, yun yung mga variable expenses. No. Okay, like? Like any unforeseen expenses for the week. Yung mga biglaan. Biglaan mga, okay, emergency. 20. Yun yung for savings. For savings, ang laki. Dapat ganun kalaki. Oo. In other words, no, 20% of your savings kailangan for income, kailangan for savings yan. Alright. Ito naman po, yun po ay formula para sa mga income, sa mga earners. Na sa mga earners, earners na. Yes. How about po sa mga estudyante like me, college student, paano po ba yung right way ng pagtitipid? Yung right way, kasi kung bibigyan tayo ng, say for example, allowance na 100 pesos, no, so kailangan yan 50% of that, no, tipirin mo talaga na yun lang yung expenses mo for the day. Alright. So in other words, no, wala kang budget, no, to bring your friends, no, for outings, for yeah. dinners, for lunch and everything. Mm-hmm. So just for yourself. Mm-hmm. Okay. Ito po, curious ako ngayon po, marami ng paraan ng pag-iipon kahit papaano. Pero hirap na hirap pa rin yung mga tao na panindigan or maging consistent sa kanilang pag-iipon. Mm-hmm. Ano po ba ang pinaka or mas effective na paraan sa tamang pag-iipon? Alkansya po ba sa bahay o paglalagay ng pera sa bangko? Yan. Kailangan sa bangko. Why? Mm-hmm. Because kung sa bahay, kahit naka, ano yan, sa baol o nakadikit sa bongbong or sa higaan, in times of crisis, no, dudukotin mo yun. Mm-hmm. Alright. But kung sa bangko, no, parang may way of inconvenience, no? Alright. Go to the bank. Ah, oo. Instead na, 5,000 na yung, parang nakaka-inspired din, sir, no? Kasi pagtingin mo sa passbook mo, 10,000 yung pera ko, parang yeah. ayoko nang i-withdraw to, ganyan. Pero eto naman, sir, para naman sa mga takot, kasi meron mga iba sa atin na ayaw mag-save sa banks. Oo, is it okay na sa bahay na lang yung meron silang iba't ibang alkansya, meron tayo dyang alkansya, eto for medication, eto for by travel, eto for shopping. Anong tingin niyo dun, sir? Yeah, so maganda rin yan, no? Especially mm-hmm. for the kids, no? Mm-hmm. As early as 3 years old, kailangan yung bata turuan na doon, no? So may alkansya sa bahay. Alright. Magandang formula din yun, no? So may savings, no? May for giving, no? Yes. At saka may for other tithes okay. and other expenses. Mm, 3 years old, nabanggit as niya po. As early as 3 years old, yes. Paano ba yan? Paano ba natin matuturoan yung ating mga batang mag-save? Yun nga, as early as 3 years old, no? Kailangan natin i-introduce sa bata, no? Yung alkansya na yun, no? Then ang ituro natin, no? Kung ano ang mga kahalagahan mm-hmm. ng pag-save. Alright. Ito naman po, tanong ko lang. Siyempre ngayon, yun na po, napag-uusapan natin na importante ang mag-save, na mahirap, pero dapat. Ano nga po ba yung mga hindrances? Bakit hindi po nagagawang mag-save ng ibang tao? Sorry, no. Walang hindrances doon, no. Mm-hmm. It's just a matter of discipline yung sinasabi kanina. Mm-hmm. Kung andyan sa puso natin, no, na kailangan natin mag-save, no, to prepare our
our future, no? Because our task, no, is not to foresee the future, no, but to enable the future. Wow. How about the millennials po, like college students, high school students? Nowadays, makikita natin na parang ang dami namang pera nito dahil gastos dito, gastos doon, nakakapag-ipon ba ba to? Paano po ba pag ganun, hirap silang mag-ipon sa edad nila? Kaya nga, no, ang sinasabi ko, no, that savings, no, should start as early as childhood, no. Yan. So it's the responsibility of the parents, no, to define the financial spending of their children, no. It's the parents' responsibility, no, to raise their kids, no, na kung anong klaseng bata paglaki siya, no. Alright. Consumer ba siya, savers ba siya, or gastador ba siya? Spender. Expender. Ah, alright. Maganda po yun, sir. No? Pero eto, sir, katatapos sa ating Pasko at saka New Year, ang iba may alkansya sa bahay, pero dinukot kasi nga, it's time na para igastos yung naipon for the whole year. Sir, maganda ba yun? Okay naman yun. Basta, kailangan, no, yung bata, meron siyang purpose, no, bakit siya nag-save. Alright. Ito po, isang curious question lang po. Paano din po ba namin malalaman na dapat namin or worth it bang paggastosan ng isang bagay? Kasi minsan, problema ng mga tao, panic shopping, panic buying. So, how do we know that we are spending our money in the right thing po? Yun, no. Magandang question yan, no. But as early as childhood, no, kailangan natin yan inculcate sa mind ng mga bata, no, between the needs and the wants. Yan. So, like me, for example, no, as early as grade scholar ako, no, yun ang, you know, namin, no, ang needs at saka wants, no. Until now, no, pag andun ako sa mall, no, ho, marami akong mga damit na magustuhan, sapatos or what, yan, no, ho, but I have to define myself, no, kailangan ko ba ito o hindi. Yan. Pag kailangan, bilhin agad. Of course, no, because that's the need, no. Pero kung want lang, huwag na lang. Paano yun, sir, para gustong-gusto mo siya na talagang gusto ko siyang bilhin, may pera naman ako, pero parang pero sa loob mo, napasahin naman ang pera ko, pero gustong-gusto mo talaga yung isang bagay. Mag-overcome pa rin yung ano, yung mag-save ka muna. Yes, overcome pa rin yan, no. Kailangan, no, tingnan natin, no, is this something that I cannot do without? Yung ganun. Tsaka pwede naman na pag malaki na yung savings mo, balikan mo siya, di ba? Kung talagang gusto mo, para sa'yo, nandyan pa rin yan, di ba? Exactly. Pwede. Exactly. Sir, meron tayong mga alkansya dyan. Nakaka-motivate din ba yan, sir? Kunyari, ano, yung shape ng iyong, ano yan? Alkansya is, kunyari, girl, pig, merong dinosaur, ganyan. Pwede ba yan? Pwede rin yan. Pwede rin. Alright. So sa mga bata talaga, ang effective way kasi or a good start is alkansya. Kasi alkansya muna. Yun talaga yung nakaka-attract ng attention ng mga bata. Yung papay, alkansya na siya na turuan na siya paano mag-save sa banko. Kasi may mga banko ngayon na even 10 pesos, 20 pesos, so pwedeng tanggapin. Pwede! 10 to 20 pesos! Alright. So, yung process naman, sir, pag mag-save ka sa banko. Yung process, no, very madali na ngayon, no, kasi isang ID lang. Isang ID. Kung grade scholar siya, no, school ID will do. Okay. Or kung walang ID, no, just a barangay clearance, barangay certification. Alright. Pwede na yon. And then pwede ka nang pumunta doon every day kung gusto mo every mag-save. Every day, yes. Oh. Wow. So how young are you na pwedeng mag-start po hulog or mag-save sa banko? Even as months old, pwede. Wow! Ayan, mga kabrigada, ha? Alam na natin ngayon na wala nang hindrances, walang tigil ang kuan, opportunity para sa atin na makapag-save. Yan. Ito naman, sir, para sa mga mommies at daddies na hanggang ngayon, gasta pa rin ang gasta. Ano ba dapat isaisip or advice sa kanila para kahit na matanda na or may edad na, kaya pa rin mag-save sa kanilang future? Yung mga parents, no, ang masabi ko lang doon, kailangan na we need to define our future, no. Kailangan tayo mag-save, no, para kung may mangyari, no, wala tayong problema, no. May madali tayong madukot sa bank. Rather than to go after, no, na manghiram tayo ng pera, no. Yes. So, yung sense of pride natin, no, mawawala doon. But would you advise, sir, na may pera ka naman sa banko pero mangutang ka para hindi mo mababawasan yung pera mo doon sa banko? Hindi naman yan masama. Mangutang, basta for investment naman. For investment. Business mo naman yun. Oo. Ano magandang business ngayon 2017? Pwede ba yan? Marami yan, o. Kung ano yung feel mo. Ayun. Go for it. Ito po, sir, tanong ko lang. Uso po ngayon yung tinatawag na ano, pag meron na akong ipon, ipopondo ko dito. Kung baga paluwagan ba yan? Ayaw, paluwagan. Lalaki. Advisable po ba siya? Very nice po ba siyang gawin? Pwede rin yan na strategy. Maganda rin yun.
Sir, would you advise yung mga cooperative natin is mag-join? Kunyari sa isang kumpanya, merong co-op, join ka sa kanila and then at the end of the year, mayroon ka matatanggap or sa iba't ibang agencies or mga, yun nga, cooperative dito sa ating lugar? Maganda rin yan. Because no, maraming company naman na meron sila mga provident funds. No? Parang co-op din yan. No? Parang for savings no? Right. From the employees. No? At the end of the year, no, meron silang some kind of bonus na makukuha. Ayun. So, eto naman, sir. Ano po ba ang advice ninyo o gusto ninyong mensahe na iparating sa mga kabataan, millennials at mga magulang natin dyan para naman nang sa ganun, ngayon taong 2017, maging fruitful ang kanilang mga piggy banks, ang kanilang mga bank account at makapag-ipon ng tama. Okay. For the millennials, no, it's New Year, no, January, no, so kailangan gawin natin yun as New Year's resolution, no, as part to save, no, for our future, to define our future and to enable our future. Ayan, maraming salamat Sir Joel Inubangan po, ang former president ng Seabags. Mayaman ito masyado si Sir. Di ba, Sir? Hindi naman. Hindi naman, alright. Pero si maraming salamat mga kabrigada. O dapat let's define our needs and wants bago po tayo maglabas ng pera. Kasi mas maganda kung pasok-pasok na yung pera natin. Exactly. Tama. Ayan mga kabrigada, thank you so much once again. Mr. Joel Inubangan, maraming salamat Sir. And of course mga kabrigada, mamaya po abangan ninyo ang panayam natin kay Police Chief Inspector Rotia. Ng Bula Police Station para po sa gaganaping pista po ni Senyor Santinia. Dito lamang yan sa pagbabalik na Morning Hataw! Ang bahagi ito ay atin sa inyo ng Air Lube. Makinang walang aberya.